Hi, hello, good afternoon, everyone. This is me, yours truly, Jeffy Dubon, and welcome to my YouTube channel, Madlang Pepo. Yes, today's video is all about me. It's all about my errands for today, Madlang Pepo. Yes, tamang narinig nyo ang aking errands for today. Well, actually, time check is 12 noon na, Madlang Pepo. So, nagigising ko lang kasi may teleserya akong pinagpupuyatan ngayon, Madlang Pepo, which is ito. Pinapanood ko nga siya ngayon. Ito, yung... Ito, hindi ko alam mo na ganyan. Sa iyo ay akin ng kapamilya channel, Madlang Pepo. Nasa episode 40 na ako, actually, late na akong pinapanood siya. Pero, yun, it's okay lang. It's tuloy ako. Na-enjoy lang ako. Actually, ginagawa ko siya sa TikTok. Parang, na-encourage ako dun sa mga lines nila. Kaya yan, pinapanood ko is sinahabol ko. Yung pinagpupuyatan ko is natutulog na ako ng gabi, it's umaga na dahil dito sa serye na to. It's worth it naman, Madlang Pepo, kasi ang ganda naman talaga ng serye. And then, ito nga pala, nagkakabit na lang ako dito sa aking Superman cup or Superman bag. Ayan. And then, may water din ako dito. Kasi after ko mag-coffee, it's water. Kasi maganda sa puso o sa katawan ng tubig pag nagising, Madlang Pepo. Yan. After mo mag-coffee, water. But wait! Kaya ganito pala ang soup ko. Kasi kagigising ko. Kung nang sabi ko, kagigising ko lang, Madlang Pepo. Yes, tama na rin yung kagigising ko lang. And then, maya-maya, siguro, 2 o'clock or 1:30, maliligo na ako. And then, mag-prepare na ako. Dahil, pupunta tayo sa Eternal Peace. Dahil, mag-release tayo ng Musileo. Musileo ng lolo ko. Yes. Ngayon ang lolo ko release ko for today kasi mag-birthday siya. Decided na or yun, nag-volunteer ako na ako na lang yung maglilinis doon sa kanyang bahay. Sa Eternal Peace dito sa Mabalacat, Pampanga yun, Madlang Pepo. And then after that, siguro, nilinisin ko siya for 1 hour. Siyempre, ano, medyo may kalakihan din kasi yun. Malaki pa dito sa kwarto ko yung musilehin niya. Yun. Nilinisin ko yun for 1 hour and then 5:30 ata yung usapan ng friend ko na pupunta kami dun sa kaibigan namin namatay. Punta kami dun sa kaibigan namin namatay. And then, kasi last night or last day niya today and then yun, inilipin na siya. Baka hindi kami makakasama sa kanyang libo kasi masyadong maaga. You know naman, kung tingnan nyo, 9 a.m. yung libo, and then 12 noon ako nagigising. So, paano ako makakahabol? Kaya, pinag-desisyonan namin magkakaibigan, pinag-usapan natin ng maayos na sa last night or last day na lang kami pupunta. Yun. Para, at least, hindi kami makakapag-promise na makakarating sa kanyang libo. And then, pag-pray na lang namin yung aming kaibigan kung saan man siya makakarating or kung saan man yung next journey ng kanyang life. And then, yun yung errands ko. Tapos, di ba may kasabihan, pag after mo daw sa patay is magpagpag ka daw. So, pinag-uusapan pa namin or pinag-desisyonan pa namin, it's either dito sa lugar namin or sa ibang lugar kami pupunta after namin sa patay. Yun. Tapos na yung ano, next, tapos na yung 44 episode, so ipopost ko muna. Dahil kausap ko kayo, Madlang Pepo. And then, ayun nga, nag-decision na pa namin, siguro baka mamaya pa namin, ano, baka mamaya pa namin madi-decide kung saan kami pupunta. Kasi yung iba sa amin gusto dito, yung iba doon. So, bahala na kung saan kami makarating mamaya. And hopefully, we're all safe later. And then, yun yung errands ko for today. Una, ito. Breakfast, then
mag-ready, pupunta ng eternal peace, pupunta ng eternal peace, then sa patay, then magpapagpag, yun. Uwi, yung last, yun. Malamang makaka-uwi na ako neto is umaga na. Yun. Hindi sigurado ko na yun. Mamaya magbabaon ako ng damit ko kasi maglilinis ako doon and then doon ako ipipick up ng friend ko sa cemeteryo. Kaya magbabaon na lang ako ng damit ko and then pwede naman ako maligo doon kasi may sarili ng CR naman si Lolo. So makiligo muna ako sa kanya. Kaya, ayun. Doon muna. And then, what else? Yun, yun lang yung gagawin ko. And then tomorrow, meron din akong errands. Yung errands ko tomorrow, gabi pa ata. Gabi. Gabi pa yun. So, walang hassle yung bukas. Actually, yung ngayon, wala naman hassle. Yun, lahat naman ng errands ko, is walang hassle kasi naka-time management lahat naman. Sa, so, hindi naman ako ganun ka-busy or hindi naman ako busy everyday or minsan kasi tinatamad ako. Pag hindi ako gumagawa ng agenda, yun, parang tamad-tamad umalis. Kaya gusto ko lahat ng ano, lakad ko or lahat ng errands ko is naka-agenda. Kaya, ganun. Diba? Diba napaka-social ko? Ang feeling social ko, diba? Hindi, ayoko lang kasi yung ano, naghahabol ng oras. Ayoko lang yung nag-rush. But anyways, ayun. Yun, lahat naman ng lakad ko, wala namang hassle. Hassle-free naman lahat. Kasi ayoko yun lang yung nagmamagali. Ayoko lang yung nagkakulangan ng oras. Ayoko lang nababagin na naman ako. Yung ako yung nag-aano ng oras, nag-ahabol ng oras, gusto ko lahat, naka-agenda, naka-tsaka naka-time. Kasi ako yung, kumbaga ako yung tipong tao na first come, first serve. Kung ano yung unang, na ano sa akin, na refer sa akin na kailangan gawin, yun. Kahit halimbawa, mas may mga invitation ako, mas maganda may invitation ako, mas okay. Taking for granted ko yun. Or sasabihin ko sa kanila na could it be na next time na lang. Kasi yun, may gagawin ako. Ganyan-ganyan din. Hindi ako pwede. So hindi naman ako kinukulit. Kasi alam naman ng mga kaibigan ko na ayaw ko yung kinukulit or ayaw ko yung pinipilit na kapag hindi ako pwede, hindi ako pwede. Hindi naman kami mag-aaway. Yun, though sinisip ko nata talaga ako. Parang may kinukulit. Yun. Hindi naman kami mag-aaway. Parang, hindi na lang ako magre-reply. Pag hindi ako nag-reply, alam na nila nung na, yun, nainis na ako. Ayun, kasi, madali akong mainis pag ganun. Nung kinukulit ako, mas kahit sinabi ko ayoko, ayoko. Or, hindi ako pwede. Yung ganun. Yung pinipilit na nila yun sa kanila. Kasi ako naman yung tipong tao na pag pwede ako, go ako, pupunta ako. Ako mismo magsasabi na, halimbawa, may pinuntahan nga ako, may errands ako today. Then, may nag-invite ng iba. Yun. Hindi ko nagustuhan yung first errands na ginawa ko. Ako mismo tatawag dun sa nag-invite ng isa. Ako mismo tatawag na, oh friend, natuloy ba yung ganito ganyan ninyo? Yung gathering ninyo, yung get-together ninyo, natuloy ba? Saan pa ginawasin yung ano? Saan kayo? Ganyan. Ngayon, pag sinabi nilang, well, dito kami, ganyan-ganyan. O sige, pupunta ako. And then, titingnan ko din yung environment doon or yung atmosphere kung anong ganap. And then, pag di ko rin nagustuhan, tatawag ako doon sa third invitation ko. Ganon. Kung saan ako comfortable, doon ako. Doon ako pupunta. Ganon ako. Basta pag, ano, may pag first errands ako, then may nagse-second invitation, and then third invitation, hanggang fourth and so on so forth. Yun. Hindi muna ako papayag dun sa second, unahin ko muna yung una. Pag natapos ko nang maaga yung una, or pag hindi ko nagustuhan yung una, yun yung gagawin. Patawag ako dun sa second, and pag hindi ko nagustuhan yung una yung second, sa third and so on so forth, hanggang matapos lahat, hanggang ma-attendan ko lahat in the whole day. Ganun ako madlang pero. Kaya gusto ko, naka-itinerary, naka-agenda lahat ng ginagawa ko. Hindi naman sa nagmamarunong ako, kasi based on my, ano,
college experience, yun, tourism, ganun. Kasi lahat naka-time management. Yung ginagawa. Pag halimbawa, importante yung lakad. Halimbawa, importante yung lakad maaga. So, halimbawa, call time is 8 o'clock in the morning. 5 a.m. pa lang, gigising na ako. 5 in the morning, gigising na ako para mag-prepare. Kasi yung, ako yung tipong tao na, halimbawa, mag-alarm ako ng 5 a.m. 5 minutes pa. Mga 30 minutes ako. And then, hindi pa ako tatayo, no? Pag kahit naka 30 minutes na ako, yun, makahiga, makatingin, ganyan. Tapos check ng mga phones, mga emails, mga kung ano-ano. And then, yun. Ganun muna gagawin ko hanggang matapos, maubos ko yung 1 hour. So, then, tatayo na ako, nadidikla ako ng kape. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa aking phone. So, every time na nag-take ako ng vlog or video, manlang pepe, nag-stack up siya. Kapag nasa, ano na siya, 10 minutes and above. Yun, alimbawa, nasa, actually, maximum is 13 minutes or 15 minutes, gano'n. Nag-stack up siya, hindi ko alam kung ano nangyayari dito or hindi siguro napupuno yung memory. But anyways, yun nga. Usually, breakfast ko kasi, kape lang. And then, ano pa? Yun, kape lang breakfast ko usually. Then, habang pinapalamig ko nun yung kape ko, maliligo na ako. And then, habang nag-aayos ako, kakape ako. Usually, hindi ako nagme-makeup, pero dami ko keme-keme sa mukha. Yun, dami kong hinahanap sa mukha kasi alam na, tumatanda. So, kailangan madaming makeme, kailangan dito, kailangan stay young tayo. So, mahaba ng aking video, Madlang Pepe, meron pa, magte-take pa ako ng video mamaya, ipapakita ko sa inyo, mamaya maglilinis ako sa internet. So, isisingit ko na lang dito sa video ko, and then mag-voice over na lang ako mamaya. So, see you later, Madlang Pepe. Bye for now! Hi, hello, mabuhay, Madlang Pepe. I'm back. Nandito na po ako ngayon sa Eternal Peace. I hope, Madlang Pepe, naririnig niyo ako. Dahil may nakalimutan akong dalhin, which is my lapel. Yung mic ko, Madlang Pepe. Okay. Oh. Color of the day is blue. My outfit is blue. My slippers blue. And my face mask is blue. So, itatanggal muna ako ng ano, face mask, Madlang Pepe. Yan. Ito yung Eternal Peace. Dito ako pupunta. Dito nakalaga ang aking lolo, Madlang Pepe. So, I will be right back, Madlang Pepe. Babalikan ko kayo pagdating ko na doon sa Mausoleo. So, bye for now, Madlang Pepe. See you again later. So, Madlang Pepe, malapit na ako. Tamang-tama yung oras na pagpunta ko dito, Madlang Pepe. Dahil makulimlim. Then, mahangin, malamig. Yun. Tamang-tama lang yung pagpunta ko. So, ayan. Nakikita nyo walang tao. Siyempre. Cementerio. Nakakahingal din, Madlang Pepe. So, nag-ano lang kasi ako. Nag-back ride lang ako sa tricycle. Kaya, hindi ako hinatid hanggang sa looban. Hanggang dun sa may gate lang ako. From sa amin hanggang dun sa gate. Kasi, nagtipid ako ng pamasahe. Yan. Hinipid ko yung pamasahe. Kaya ngayon, pasensya na akong hingal na hingal ako. So, ayan, malapit na ako. And then, bubuksan ko na yung gate na. Madlang Pepe. So, tara. Sabay. Hingal na ako. Ayan. Lapit na. Nandito na ako sa may gate, Madlang Pepe. So, bubuksan na natin yung gate. Oh, ano nakapagla? Here. Okay, pag yung panda. Wala akong hindi nakapagla. Ayun, may kandila. Hindi, magsisimula.
hindi tayo nakandila. Ito yung masleo ng aking lolo. Hello, lolo! Lolo dear, happy birthday! Mag-minus ko kayo ng balay mo. So, that's my lolo here. There, what love by my lolo. Yan. Yung kanyang ano, frame. Yan. Yung fake na flower and then crucifix niya dalawa. And then, ayun. Tapos, yung flower niya is lantana. Ito yung kanyang ano, box. Hindi ko ano tawag dito. Lapid na ba tawag dito? Hindi ko alam kung ano tawag dito. Basta, yung kanyang box, then yung kulapita, ito pangalan. So, hindi ko alam kung naintindihan nyo ako or naririnig nyo yung sinasabi ko, Madlang Pepoy. And then, ito, CR niya. Ayan, may pang-beans naman. Ito, may sabon. Ayan, may sabon. May gamit. So, start na natin yung paglilinis, no, Madlang Pepoy. Hindi ko alam kung saan ko tatayo ang aking cellphone para makita nyo ang aking paglilinis. Hindi ko na kayo siguro sasama sa paglilinis, no. Update ko na lang kayo mamaya pagkatapos malinis ng bahay ni Lolo. So, bye for now again and see you once again later. Bye! Yes, hello, Madlang Pepoy. Tapos na ako maglinis. Ayan, malinis na ang bahay ni Lolo! Hope na masaya si Lolo na nalinis ko ang kanyang bahay para bukas para sa kanyang birthday. So, Lolo, happy birthday to you! Kung nasan ka man, sana masaya ka. Happy, happy birthday! We love you always, Lolo! Yan, nilinis ko ang iyong bahay as a gift for you, Lolo. And nilinis ko yung bahay kasi hindi ako sure kung makakapunta ako bukas dito and makakasama ako kasi bawal po yung ano, maraming tao, marami, bawal po yung mass gathering ngayong pandemya dito sa Earth. So, hope you understand, Lolo. But ito yung gift ko sa'yo, nilinis ko ang yung bahay dahil hindi pwede si Pogi, ako na lang yung gumawa. So, happy, happy birthday, Lolo, once again. And Madlang Pepoy, thank you sa pagsubaybay sa akin. Hope you like it. Na hope na nag-enjoy kayo sa aking first errand. Sa second errand ko, na hindi ko na kayo makakasama, Madlang Pepoy, hindi ko, dahil alam ko magiging busy-busy ako mamaya sa pakikipagkwentuhan, Madlang Pepoy. So, hindi ko na kayo may isasama dun sa second errand ko. So, alam nyo na kung saan yung second errand ko. So, thank you for watching and thank you for subscribing my vlog and thank you for supporting me. Kung bago ka sa aking vlog, please don't forget to subscribe and please don't forget to click the bell button to notify you and comment down below kung may gusto kayong suggestion or kung may gusto kayong ipagawa para sa akin. Madlang Pepoy, gagawin at nang makaking makakaya. So ayun, nabubulol na ako sa aking pagod. Ayan, ito, basang-basa ako sa pawis, Madlang Pepoy. So, kailangan ko na mag-prepare and magbihis para mamaya sa aking errand dahil baka darating ng aking sundo. Bye for now and see you on my next video. Bye!